nandito na naman tayo sa next lesson, multiplication of decimals. Okay, so to multiply decimals, number one, ignore the decimal points and multiply as if they are whole numbers. Number two, place the decimal point in the product based on the total number of decimal places in the factor. Okay, so makikita nyo dun sa ating mga example. Example number one, okay, is brought to you by Nonstop Music Station. Si Nonstop Music Station, marami siyang mga kanta about mga Zumba. So, pwede nyo siyang bisitahin. Okay, so punta na tayo sa multiplication of decimal. Example number one, 1.2 times 4. So sabi doon, you multiply as you are multiplying whole number. So multiply lang natin is 4 times 2 is 8. Then 4 times 1 is 4. Then count the number of decimal point or decimal places. Okay, ito 1. So 1 lang yung decimal place dyan. Dito wala. So, may isang decimal place na i-move natin. Okay, so start tayo dito. Move 1 point. Okay, so our answer is 4.8. Okay, so naintindihan ba natin? So, sa multiplication of decimals, you multiply as you are multiplying a whole number. So, 4 times 2 is 8. 4 times 1 is 4. Then, count the number of decimal places. So, 1. So, 1 dito, walang decimal point. So, 0. So, isa lang yung imumove natin. So, 1. So, 4.8. Okay? So, naintindihan ba natin? Okay. So, punta tayo sa next example. Okay. Sa example number 2. Okay. Example number 2 is brought to you by J-Vlog. Si J-Vlog, ikibigan din natin yan. Pwede nyo siyang dikitan at gawing friend. Babalikan kayo niyan at susuportahan. Monetize na rin yan si J-Vlog. Okay, example number 2 is 42.25 times 12. Okay, so sabi nga, you multiply as multiplying a whole number. So, 2 times 5 is 10, carry 1. 2 times 2 is 4, plus 1 is 5. 2 times 2 is 4. And 2 times 4 is 8. Okay, next. 1 times 5 is 5. 1 times 2 is 2. 1 times 2 is 2, and 1 times 4 is 4. Then, let's add. Okay, 0, 5 plus 5 is 10, carry 1, 4 plus 1 is 5, plus 2 is 7, and 8 plus 2 is 10, carry 1, and this is 5. Ilang decimal places? So, 1, 2, so, dalawa dito. Dito 12, walang decimal point. So, dalawa lang i-move natin. 1, 2, point. And, pag point 0, 0 yan, pwede mo nang tanggalin yan. So, our answer is 507. Okay. So, naintindihan ba natin? Kailangan ko ba bang ulitin yon? So, times lang yan. Then, after that, count the decimal places, then bibilangin mo doon, dito dalawa lang, so 2, dito wala, so 0, so 1, 2, point. Sabi ko, pag point 0, 0, pwede mo nang sanggalin yon. Naintindihan ba natin? Okay, so punta na tayo sa example number 3. Example number 3 is brought to you by Fisher Rose, the channel. Okay, so friend din natin yan. Pwede nyo siyang puntahan sa kanyang bahay. Okay,
So 0.23 times 0.05. So first, 5 times 3 is 15. Carry on. 5 times 2 is 10. Plus 1 is 11. Okay, yung 0, hindi na natin ita-times yan. Ika-count na natin yung decimal places. Okay, so 1, 2. There are 2 decimal places. And 1, 2 is 2. So, ang total is 4. Okay, so count tayo. 1, 2, 3, 4, point. So, may blanco dito. May blanco, you add 0. Okay? So, our answer is 0.0115. Or, pwede mo lagyan dito 0 sa harap. Okay, so, ganun lang kasimple. So, bilangin lang natin yung decimal places. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2. So, 4. So, 1, 2, 3, 4. So, there are 4 decimal places. So, our answer is 0.0115. Naintindihan ba natin? Okay, punta na tayo sa next example. Example number 4. Okay. So, example number 4 is brought to you by Team Bigay. Si Team Bigay nakita ko sa comment section. Okay. So, yung mga nagko-comment doon, mag-comment lang kayo. Next time, kayo naman ang isa-shoutout ko. Okay. Number 4 is estimate the product. So, dito, estimate. May word na estimate. So, pag sinabing estimate, ira-round off muna natin into whole number. Okay, bago siya i-multiply. So, itong 12.3, ira-round off mo sa whole number. Ito mas mababa sa 5. So, 12 pa rin siya. Ito, 4.8, mas malaki sa 5. So, magdadagdag ka ng isa. So, magiging 5. Then, i-multiply na natin. Okay, so, 5 times 2 is 10. Carry on. 5 times 1 is 5. Plus 1 is 6. So, our answer is 60. Okay. So, sa number 4, may word na estimate the product. Okay. Pag sinabing estimate the product, ira-round off sa whole number. So, yung 12.3, hindi ka na magdadagdag ng isa kasi less than 5. So, 12 pa rin siya. Pag 12.5, doon ka siya magdadagdag. Ito, 4.8. So, magiging 5 na siya. Then, multiply. 5 times 2, 10, carry 1. 5 times 1 is 5, plus 1 is 60. Okay? So, naintindihan ba natin? Nakakasunod ba tayo? Okay, next. Example number 5. Is brought to you by Plant Lover 23. Okay, si Plant Lover pala yung last upload ko. Plant Lover lang yung nakalagay. So, dapat may 23 doon. It's brought to you by Plant Lover 23. So, pwede siyang bisitahin sa kanyang bahay. Siguro mahilig sa plant, si Plant Lover. Okay, so, example number 5. A kilo of grapes cost 200 pesos and 50 centavos. How much will you pay if you buy 3 kilos? Okay, so, ang isang kilo is 200.50. So, ang tinatanong, 3 kilos. So, mumultiply lang natin sila. 200.50 times 3. Okay, so, mumultiply lang natin. So, 3 times 0 is 0. 3 times 5 is 15. Carry 1. 3 times 0 is 0. May carry doon. So, 1. 3 times 0 is 0. And 3 times 2 is 6. Ilang decimal dito? Dalawa. Dito wala. So, 1, 2, yon point. So, ang answer natin is 601.50. How much? Okay. So, kailangan my unit. So, 601.50 pesos ang cost ng 3 kilos of grapes. Okay, so naintindihan ba natin? Okay, yan yung lesson natin para sa mga module ng grade 6. I think module 4 na ito. Multiplication of
Decimal. So, tumutok lang dito sa matuto. Learn to love math.